Let's get an updated look on the situation at the Bangsamoro region from BIARMM Interior Local Government Minister Naguib Sinarimbo. Sir, good morning. Thank you so much for joining us on Market Edge. Good morning, ma'am. Good morning ho sa mga kababayan natin. All right, magandang umaga, sir. Kamusta po kayo dyan? The sun is out. Are people back in their homes? Do you have enough supplies? Generally po, yung mga kababayan natin buwabalik na doon sa mga bahay nila, except yung completely na wash out yung mga bahay. Nasa evacuation center, so yun. Unfortunately, today, hindi pa maaraw dahil merong papasok na low pressure area, si Queenie. We don't know the extent nung dadalhin niya na ulan, but we've already issued advisory to our communities na mag-ingat doon sa mga malalapit sa ilog at saka yung mga prone for landslides para ho makaiwas tayo ng nasa disgrasya. Ilan tao pa ho ang nasa evacuation center, sir? So far, meron tayong existing pa na 43 na evacuation centers. Ang total number of families niya nasa 4,046, or total number of individuals nasa 19,008. As you can imagine, while malaki yung affected na population, mabilis naman nag-recede yung tubig kasi flash flood lang ito. Kaya karamihan doon bumalik na ho sa bahay, except nga yung mga talagang wala nang babalikan dahil nasira yung bahay nila. Ilan po yun, sir? Yung mga talagang wala nang babalikan? Yung mga wala nang babalikan, nasa 300 plus yung bahay na totally damaged. Nasa 300 plus din yung partially damaged na mga bahay. So essentially, ito yung mga tao na nasa evacuation centers natin. That's around 19,008 na individuals. Minister, BARMM's economic performance last year was among the best. Your economy grew 7.5%. You're the second fastest growing region sa buong bansa. How much setback are you expecting from the recent storms? Unfortunately, medyo may disruptions nga doon sa economy natin. For sure, because tinamaan tayo nung may damage doon sa major infrastructures natin. This would hamper yung movement ng at flow ng goods and services like the Cotabato General Santos City Road, which is an important connection for us in terms of economy sa isa pang major city rito, yung General Santos City. So may disruption dyan. And then may serious na damage yung dalawang bridges that connects us to another city in the region, Cotabato to Marawi City. Disrupted din yan. And then yung tourism natin is heavily affected because of the damages in the roads and bridges. So, Kusyong, for instance, is a beach resort destination for many people. And then malakas yung tourism doon sa Datobla, Sinsuat. Itong parehong munisipyo nag-register ng pinakamalaking death tolls plus major damages doon sa infrastructure. In fact, yung Datobla ay disconnected sa atin ngayon dahil dalawang bridges ang nasira dyan. And then yung section ng road na yan along Matuber, natabunan ng landslide yung daan nila. In the municipality of Upi, one of the most progressive municipalities, na submerged sa flood water yung poblasyon mismo, yung town center ng municipality of Upi. In fact, many of the business people there complained na yung inventory nila, yung stocks nila ay inabot ng baha. So these things would seriously hamper yung economic recovery na slowly nagre-register na sa region. Hopefully, Minister, the poverty instance also will not slide back. You registered a double-digit decline in poverty incidence from 55.9% poverty rate in 2019 to 39.4% in 2021. Final question, Minister, very quickly because we don't have much time. Is there anything that you need from the national government or from the private sector
to help you recover faster and build back better and stronger? For now, ang pinaka-serious na kailangan ma-address na kaagad is to restore yung roads and bridges. Okay. So that, one, we can facilitate yung faster na deployment ng relief goods dun sa mga communities na affected. Okay. Second, this will also kickstart the economy dun sa rehabilitation ng mga major roads and bridges natin. Okay. Kailangan natin yon para bumalik yung sigla ng ekonomiya natin. Third, and which is more strategic, long term, kailangan natin i-address yung perennial flooding in the Ligawasan Park, which is essentially caused by the heavy siltation of the Polangi River. Ito yung only outlet of the vast Ligawasan Marsh na palabas sa sea. Mm-hmm. So kung madredge natin yan, hindi magtatagal yung tubig doon sa eastern side ng Maguindanao, mm-hmm. Mababalik ka agad yung livelihood ng mga tao. All right. So, loud and clear, Minister. Maraming salamat po, and we really pray for the best para sa region ninyo, sir. Mag-ingat po kayo.